Halo, bilang keturunan ko kayo. Ay, hindi pala. Papakita ko lang kung gusto nyo ituro ko kung paano gamitin tong OBS para sa tawag nito. Para sa Zoom. Pwede siyang gamitin as virtual camera. O may papakita ko na lang pero hindi ko ituturo kung paano. By the way, marami naman sa YouTube. Kaso magka-crash kasi yung OBS ko kapag ginawa ko yun. Mahina lang tong laptop ko. So, pwede tayo mag-online class gamit yung Zoom. Hindi ko lang mapakita. So, ito lang ang kailangan nyo. Ayan. Yan yung main screen ko. Kung gusto ko lagyan ng music, ito. Ayan, yan lang. Lalagyan ko lang. Kung gusto nyo lagyan ng camera, ayan, pwede mo lagyan ng camera. Sino-showcase ko lang dito kung paano yung OBS gamitin sa pagtuturo. Pwede. Pero hindi ko na ituturo yung boses ko. Kung paano kiniban. Simple voice changer app lang yun. So, this is my share screen. Kung gusto mo may pakita sa klase, kung gano'n yan. By the way, itong mga picture na to. Picture lang yan. Diba na nakikita nyo naman? Hello. Image. So, pwede kong tanggalin yan. Lipat. Ito, basically, ginawa pa lang ito sa Photoshop. Itong lahat ito. At saka, naglagay lang ako ng display capture. Kung makikita nyo dito may display capture, mawawala yung display. Kung pinindot yung display capture. Ayan, display capture. Tapos, ito lang. Kung gusto nyo gamitin dito sa online class. Ano na, makikita ka. Ito. Ayan, ito yung class na. Ah, makikita mo yan. Ano eh? Ito, pakita mo. O, yan. Pakita mo yung mga yan. Yan. Basically. Pero, kung gusto mo naman, siyempre. Kunwari, may pinagawa ka. O, yan. Pwedeng. Ito na naman simple na nagawa ko. Dito ako pwedeng mag-question. Kunwari, may pagawa ka. O, magsalita ka nang walang pinagawa. Pwede dito. Pwede dito actually. Dito mo na mag-discuss habang wala kang pinapakita. Minsan nakaka-disturb kasi yung may pinapakita. Diba? Tapos, yung number 4 na scene ko. This is my last scene sa OBS. Kung hindi nyo alam yung scene sa OBS, mapag-aaralan nyo yun. Ito yun, basically. Ito yung scene. Ito yung pinipindot ko para mag-change ng transition. Parang TV. Okay, ito yung nagbabalita. Ito yung nagsasalita. Pwede mo tanggalin yung video. Tanggalin natin. Yan. So, dito tayo sa share screen. Nakikita nyo na yan. Tapos, no cam, no display. Tapos kung gusto ko na ng whiteboard, meron naman sa Zoom. Kaso naman gusto ko yung akin sarili kong whiteboard. Ang ginawa ko lang is nag-window capture ako dito. Mamaya papakita ko yung whiteboard ko. Tapos nag-add lang ako. Tapos nag-add ng window capture dito. Pindutin mo lang yan. Tapos kunin mo. Kunwari. Pink. Paint. Yan. Paint. Paint. Mag-add ka lang. Tapos piliin mo yung paint. Yan. Piliin mo lang. Kasi kakancel ko. Kasi meron na ako. So, nilalagay ko yan sa scene 4. Itong whiteboard. So, kung titignan natin yung whiteboard ko, ito na yung whiteboard ko. Dito ako pwedeng magsulat. Pero I'm using the software na Paint. Hindi yung whiteboard sa Zoom. So, pwede natin click to. Lari, brush. Tapos maglagay tayo. 2x plus 3. Kikita nyo ba? Ayan.
squared. So this is squared. Yeah. Basically, like this. Wait, wait, Pwede ka mag-share ng text. Kung gusto mo palitan ng kulay. Yan. Hindi ba? Yan. Ikita nga. Basically, tapos, mag-gawa ko lang dun, kinap ko lang yung paint. Tapos, nag-chroma key para maalis yung mga white background. Para ito, papakita ko. Ito, punta tayo sa share screen ko para basically, ayan. So, Windows, Capture, yan. Add ko itong paint. Try natin i-add. Yan. Tapos, ang ginawa ko sa properties lang yan. Dito sa properties. Ay, hindi pala. Dito sa filters. Nag-add lang ako ng crop. Tapos, chroma key. Tapos, kaya nyo ito. Select color. Siyempre, white. Para malis lahat ng white ba. Para. Yun yung ginagawa ng chroma key. Tinatanggal niya yung selected color mo, kung ano yung color yun. Kung ano yung color yung sinelect mo. Yun yung tatanggal niya. Yun yung ginagamit ng mga live stream. Diba makikita niyo, walang background, mukha lang nila. Kasi may green screen. Ayan, sineselect na lang yung green. Ito yung paint, kung makikita nyo, na nakikita nyo sa screen ko kanina. Ayan, diba? Tanggalin na natin itong paint. Delete na. So, basically guys, madali lang itong gamitin. Ito yung main screen. Kung habang nag-aantay ng mga estudyante siguro, tapos share screen kung may gusto kong makita. Kung pwede mong lagay ng picture, background music. Tapos dito na no-cam ng display ko. Tinanggal ko yung camera ko ng display. Ayan, para wala silang makikita. Pwede nyo mag-question dyan. Mag-activity. Pwede nyo nyo. Tapos dito na naman yung whiteboard ko. Diba? Kita nyo nyo naman. Tanggal nyo na natin. So, ayan. So, pwede na natin tayo mag-brush. Pakita pa lang ulit. Review 2X spread. Ha? Pwede ka mag-explain. Explain. Explain. Pwede ka rin gumawa ng shape. Ha? Ha? This is rectangle. Tapos pwede ka mag-alag ulit. Ano ba ito? Basta yun lang. Guys, nagigigit nyo kung gaano kayo importante itong OBS para mas more interactive ang pag-online class. So, pwede yan. Salamat sa nanonood. Yan, nilagyan ka ng background music. Pwede mong palitin. Pwede ka mag-add ng background music. Hello! Bye-bye! Salamat sa mga na-subscribe to my channel!